best screen mirroring software para sa ating mga smartphone. Ano nga ba yan? Ano ba yung madali para sa mga beginners? At ano ba yung malinaw? Walang delay, walang lag, sobrang HD. Ano nga ba yung mga best para dyan? So, syempre, dahil nandito si Boss Lucio, meron na naman akong ipapakita sa inyong isang best software na pwede ko talagang ma-recommend sa inyo pagdating sa screen mirroring. Kaya kung ikaw ay mobile games streamer, yung mga naglalaro ng Mobile Legends, Call of Duty, or kung ano man mga mobile games yan, eh baka magustuhan mo tong video na to para mag-improve ang iyong streaming setup. So, wag na natin patagalin, umpisa na natin. So first, gusto ko muna magpakilala sa inyo, I'm Luis D. Ortevez aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Kaya kung gusto niyo pa makita ng mga streaming tips, PC build unboxing, at kung ano-ano pang related about technology, eh guys, lahat yan ay nandito na sa ating channel. Kaya don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. And patuloy ko rin pinopromote sa inyo ang aking personal channel, guys, Boss Lucio Vlogs, mga patid. Subscribe nyo ako dyan dahil dyan natin i-upload yung mga personal video and mga funny videos natin. So balik na nga tayo dito sa ating topic, best screen mirroring software para ngayong 2022. Ito ang TenorShare Phone Mirror. Halos 3 days ko nang ina-experiment itong software na to at talagang masasabi kong sobrang ganda niya. Talagang recommended ko sa mga aspirant streamer at sa mga mobile game streamer dyan. So ilalagay ko na lang po sa description box yung link nito, guys, para hindi na kayo maligaw. So ito ang TenorShare Phone Mirror. Best screen mirroring software for Android to PC and Mac. So mirror Android screen display, bigger screen, Win and Mac. Wow, okay. Control Android phone from PC using mouse and keyboard. Okay. Control multiple device at the same time and take screenshot, guys, and etc, etc. So pwede nyo tong i-download ng free, guys. Okay, the Windows 11, 10, 8.1, 8 hanggang 7, mga patid, eh po pwede ito si TenorShare Phone Mirror. So kahit Windows 7 pa ang gamit mo, po pwede dito sa TenorShare. Normally kasi yung mga ibang application ngayon, Windows 10 na lang ang po pwede, kaya pag ikaw naka Windows 8 or 7, guys, hindi na po pwede. Pero dito sa TenorShare, approved, pwedeng-pwede pa rin. And as you can see, meron ditong buy now. Boss Lucio, may bayad? Ops, huwag ka muna masyado mag-worry dyan. Pakinggan nyo muna ang aking mga sasabihin. Baka makonsider mong best phone mirroring app pa rin itong si TenorShare. So magkano nga ba siya monthly, mga patid, at quarterly at 1 year? So guys, sa monthly, it's 19.95 USD. Or sabihin na natin, to be exact, 1,000 pesos monthly. Para naman sa yearly, eh sabihin na natin nasa 2,000 pesos to be exact. So para sa akin, sobrang laki na matitipid mo kung bibili mo na dito yung 1-year license. And po pwede dito ang mga payment through PayPal, MasterCard, Visa, at yung mga iba pang mga cards na available. Once na ikaw ay nag-purchase, mga patid, eh po pwede sa'yo ang 1 PC plus the 5 device at magkakaroon ka ng full control sa lahat ng features netong TenorShare Phone Mirror. So Boss Lucio, mahal ba siya para sa isang phone mirroring app? So mamaya natin sasagutin yan. Gusto ko munang ipakita sa inyo kung gaano talaga kaganda ang application na to. So first, i-set up na natin ang ating smartphone papunta dito sa ating PC. Siyempre, kailangan natin ng mga Android phone at kailangan natin ng auxiliary cable. Aux cable, guys. Medyo nabubulol ako. Minsan napopronounce ko talaga ng maayos yan, pero minsan bulol ako. So ito yung isa sa mga hacks kung paano ka magkakaroon ng game audio para sa mga smartphone, guys, na walang audio pagdating sa phone mirroring. Hindi lahat ng Android, mga patid natin, ay walang audio. Lalong-lalo na kung ang phone mo is flagship, like the Samsung flagship phone, the Huawei flagship, mga patid, eh for sure may mga audio yan. Pero guys, pag ito'y nasa mid-range to budget, lalo na kung ang mga brand ng phone mo is Xiaomi, guys, kahit po flagship yan, eh minsan walang audio. So ito lang ang sagot para magkaroon ka ng audio pagdating sa phone mirroring. So download natin, guys, dito yung application. So once you download, mga patid natin, ito na po yung phone mirroring app. So once you download, install to your PC, at ito na po yung phone mirroring app.
So how to enable USB debugging on Android device? Makita nyo po dito mga kapatid natin kung paano. Meron pong guide dito si Tenorshare. Ayan mga kapatid, nandito sa baba. Pero para mas malinaw guys, punta lang kayo sa settings ng inyong mga smartphone. Punta lang kayo sa inyong about phone. At mga kapatid, makikita nyo po dito yung inyong UI version or ang build version. Click nyo lang po yan guys ng 7 times at lalabas na po dyan yung developer option. Makikita nyo po yung developer option sa additional settings at makikita nyo po dito sa pinakababa, developer option. So punta lang kayo dito guys, search nyo lang po dito ang USB debugging. So on nyo lang po yung USB debugging at make sure mga kapatid na naka-turn on po yung mga iba pang needs pagdating sa pagde-debug. So once na okay na yan guys, kunin nyo lang ang inyong USB cable mga kapatid ng inyong smartphone, ikabit nyo lang sa inyong PC and just plug to your phone. That's it. So guys, may lalabas na charging at lalabas po itong settings na to. So piliin na lang natin guys dito yung file transfer. So once na okay na yan, makikita nyo po dito sa ating application at makikita nyo po guys itong logo na to, iilaw na po ito and then click that jam. Boom! That's it guys. At napakalinaw niya. So itong next natin guys, dito nyo makikita yung pinagkaiba ng bumili at sa hindi binili yung application. So tabi muna natin ito. Dito sa settings guys, makikita nyo po dito mga kapatid natin na Android screen mirroring settings. Meron tayong 19 to 20 mga kapatid natin na option once you purchase, 60 FPS mga kapatid at bitrate control. So the 20 Mbps mga kapatid natin yung pinaka-stable talaga, yung sobrang fluid or smooth ng delivering ng screen mirroring. So guys, 20 Mbps yung pipiliin ko and the watermark mga kapatid natin eh pwede nyong tanggalin. Pero kung ikaw ay gagamit ng free version guys with watermark yan, at hindi po nyo ma-achieve yung sobrang linaw ng resolution. So ngayon, panoorin nyo yung ating gameplay gamit itong Tenorshare Phone Mirroring App. Anong masasabi mo doon sa napanood yung gameplay guys, okay? Nakakabit lang yung phone using the USB cord and then auxiliary cable guys for the audio and that's it. Guys, record ka na lang ng record or mag-livestream ka na lang na mag-livestream. So next naman natin, paano siya isi-set up sa ating mga streaming software like the OBS Studio, Streamlabs OBS, or the PreSim Live Studio. So first, itong screen mirroring natin guys, recommended kong i-full screen nyo po siya. Once you full screen mga kapatid natin, ganyan na po siya kalaki. Pero, wag nyo pong i-minimize. Don't minimize the window. Stay lang po siya doon guys or mag-alt-tab lang kayo. So from the OBS Studio mga kapatid, lagay tayo guys ng window captured. So from here guys, lagay natin phone mirror. Click OK and then search the mirroring app. And that's it. Click OK. Hold Alt. And then guys, i-crop natin dito yung game. Tanggalin natin yung mga window na hindi needs. And pwede nyo siyang i-resize. Hold the Shift key. And then stretch the image. And that's it, mga kapatid natin. So another tips, mga kapatid natin, para mas sobrang maging detailed dito yung ating phone mirroring pagdating sa ating live streaming. So from your mirroring sources, right-click, filter, and then add tayo dito guys ng sharpen. So click plus button guys, mas okay na yan. Add tayo dito guys ng color correction or the color grading. So lagay lang tayo ng onting saturation guys, kahit po mga 3 or 5 po pwede na po yan. Onting-onti lang mga kapatid natin. And medyo laruin nyo po yung hue shift. Dagdagan nyo lang po yung kulay para mas maging mas malinaw, mas maging detailed mga kapatid. Yung mga pink, yung mga blue, magkaroon ng buhay. So click OK. So once na okay na yan guys, punta natin dito yung phone. So check nyo po ngayon dito guys yung detailed. Mas sharp, mas detailed na po dito yung ating mga grass, yung lupa, yung sand. Guys, mas okay na. At wala akong masabi. It's fully HD. Wow. At wala siyang delay mga kapatid natin. So tignan nyo po maigi mga kapatid natin. Walang ka-delay-delay dito yung ating phone mirroring app guys. That's why talagang masasabi kong best screen mirroring itong Tenorshare phone mirror. Oh. So ngayon, ibabalik ko yung tanong para sa'yo. Worth it ba
itong Tenor Share Phone Mirroring App. Comment down below mga kapatid natin para malaman ko rin ang opinion ninyo. Comment down below mga kapatid natin para malaman ko rin ang opinion nyo. Pero ngayon, syempre, kailangan ninyong marinig yung aking final verdict or yung final thought ko about this phone mirroring app. Sa mga nagdaan na panahon, sobrang daming phone mirroring app talaga ang naglabasan. Yes, guys, hindi ko na mabilang kung ilan pang phone mirroring app dito ang meron akong review at mga demong ginawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo at kung ano ba talaga yung recommended kong application. Pero itong Tenor Share Phone Mirror, talagang masasabi kong one of the best screen mirroring app ngayon. Unang-una na dito, yung nakita nyo naman na sobrang dali niyang iset up. Wala na po masyadong mga question, mga kung ano-ano mang mga need na gawin. Just plug your phone on the USB debugging and that's it guys. You're ready to go. At pagdating sa game audio, auxiliary cable lang talaga ang resolba para dyan. The bitrate control, the resolution control, at the FPS control, mga patid, para sa akin napakalaking deal pagdating sa phone mirroring app. At ang pinaka nagustuhan ko dito is yung walang delay. Nakita nyo naman doon sa mga ginawa natin kanina, wala talaga siyang ka-delay-delay. And accurate na accurate siya guys. And detailed at hindi nawawala yung quality kahit po fast-pacing yung ating mga ginagawang laro. Kaya ang para sa akin, ang 2,000 pesos yearly purchase netong Tenor Share Phone Mirror is sobrang worth it. Ano ba naman ang 2,000 para sa 1 year? In 1 year guys, there's a 365 days or 12 months guys na gagamitin mo siya para mag-improve ang iyong content making or ang iyong gameplay experience or in short, mapasaya mo ang iyong mga viewers. At 2,000 pesos purchasing for this app is an investment para kung ikaw talaga ay isang streamer or dedicated streamer na gusto mag-improve yung kanilang gameplay or yung mga napapanood ng kanilang viewers. Para sa akin, worth it ito. Baka dumoble, tumriple o tumimes 100 pa yung bumalik sa'yo once na ginawa mo mag-invest para sa application na to. So overall guys, super super recommended this Tenor Share Phone Mirror. Sobrang ganda, sobrang daling gamitin. Kaya wala akong masabi guys, talagang ako na nagre-recommend mga patid natin. Gamitin nyo tong Tenor Share Phone Mirroring app. Talagang mag-i-improve ang inyong live streaming setup. So sa mga gusto, guys, nandyan po yung ating link sa description box mga patid. Click that and download to your PC and kahit Windows 7, pwede po dito sa Tenor Share Phone Mirroring app. So yun lang mga patid natin. Maraming salamat sa lahat ng mga tumapos ng video na to. At syempre kung gusto nyo pa makita ng mga streaming tips, PC build, unboxing, and tech review, guys, alam nyo na. Don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung manita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis Diortevez, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!